Sina Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Sina Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang dating espremedor na sa kabila ng mabubulag na mga mata ay napilitan itong gumamit muli ng espada upang iligtas ang kanyang anak na dinukot ng mga barbaro. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action drama film na ipinalabas taong 2020 na pinamagatang The Swordsman. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Taong 1623 sa Joseon, si Haring Hwanghae ay tumakas sa palasyo upang iwasan ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang pinakamahusay na espremedor na si Taeyul na nagsisilbi sa hari bilang kanyang bodyguard, ay tumangging sumali sa paghihimagsik ng mga matataas na opisyal ng hari na naniniwalang masyado siyang mahina para pamunuan ang bansa. Hinamon siya ng isa sa mga pinuno ng rebelyon na si Min Sung Ho ng isang laban bilang mga espremedor, kung saan ipinakita nila pareho ang galing nila sa paghawak ng espada. Makalipas ang ilang taon, si Taeyul ay naninirahan na lang ngayon kasama ang anak na babae na nagngangalang Taeyak sa kabundukan. May dinaramdam na siya ngayong panlalabo ng mata na inaalala ng anak ang kalagayan nito. Nang ipatingin nila sa monghe ang mga mata niya, binalaan sila na pag hindi ito malulunasan agad ay maaari siyang mabulag ng tuluyan. Maliban kung makakakuha sila ng espesyal na halamang gamot para dito, pinapunta sila sa sentro ng Nayon upang makakuha nito sa namamahala ng kalakalan. Gayunpaman, kahit nanganganib ng mabulag si Taeyul, tutol itong bumaba sila ng bundok sa kadahilan ng masyadong mapanganib ang mundo sa labas, ngunit nagdesisyon ang anak na siya na lang mag-isa ang pupunta dahilan ng napilitan din itong sumama. Sa pagpupulong ng konseho sa palasyo, ang dinastiyang Qing ay ginigipit ang Joseon at pinipirahan mula sa kanilang mga bihag na kinuha noong kamakailang pagsalakay. Hiniling ng ministro na si Li Mokyu na personal na makipagkita sa kanila para makipagsundo, subalit nangangamba pa din ang mga miyembro ng konseho na baka dumating ang araw na pati sarili nilang anak gawing pambayad ng hari sa maharlika ng mga Qing. Sa kabila nito, si Sung Ho ay nagpaplano ng magretiro sa paglilingkod sa hari. Nang makarating ang mag-ama sa sentro ng Nayon, masayang-masaya si Taeyak sa mga nakikita na ngayon na lang ulit sila nakababa ng bundok, ngunit nagkaroon ng kaguluhan matapos ang isang ikinakalakal na alipin ay gustong mabawi ng asawa na ibinebenta ng mahal. Gusto sanang lumaban ng mga taga-Nayon ngunit dumating ang mga barbarians na may hawak sa mga bihag, maging ang mga kawal ng palasyo ay walang magagawa sa kanila, nanunood lang din si Taeyul na ayaw masangkot sa gulo. Natuloy na nakipagpulong ang ministro sa sugo ng Qing, pero dumating din doon si Lord Kurute, ang pinsan ng emperador, na iniinsulto ang kanilang pagkakakilan lang bilang sakop sila ng kapangyarihan ng dinastiya. Pumalag na si Sung Ho matapos nitong hindi magustuhan ang sinasabi tungkol sa kanila. Nang makilala siya ni Kurute bilang espremedor, siya at ang kanyang tauhan ay pinagharap sa isang tunggalian. Pinagbigyan ni Sung Ho ang hiling at hinarap ang mandirigma nitong barbaro kung makipaglaban, pero nang mag-init na si Sung Ho, ipinakita niya ang isang tunay na pagiging espremedor na muntik nang ikinamatay ng tauhan kung hindi napigilan. Hangang-hanga naman si Kurute sa ipinakita niya bilang isa din itong magaling sa espada at masayang umalis. Samantala, nagtungo ang mag-ama sa tanggapan ng nangangasiwa ng kalakalan na si Lady Huasian. Nalaman nilang hindi pala ganoon kadaling makakuha ng halamang gamot na hinahanap nila dahil ito ay masyadong mahal at magagamit lamang sa may mga kaugnayan sa politika. Umalis na lang ang mag-ama matapos ang bigong makakuha ng gamot. Nakasalubong nila sa paglabas ang mga mangangalakal na ipinadala ng dinastiyang Qing na matatandaan nilang ng gulo sa Nayon. Si Lord Kurute ay nakipagkita kay Lady Huasian para sa alok niya ng pagbebenta ng alipin sa kanya, pero tumanggi ito dahil hindi nila linya ang ganoong gawain na ikinasama ng loob ng Lord. Minabuti ng umiwas ni Lady Huasian at binalaan ang kasama na huwag masangkot sa kanila. Ang mag-ama ay nagtungo na muna sa dating kakilala ni Taeyul na nag-aalaga noon sa anak, bago sila bumalik ng bundok upang doon magpalipas ng gabi. Ipinatawag naman si Lady Huasian ng ministro para paghahanapin ang dalagitang mag-aalaga sa kanyang ina. May naisip na agad ito na pwede niyang makuha. Sa kabila nito, napanaginipan ni Taeyul ang nangyari noon sa laban na dahilan ng panlalabo ng kanyang mata. Kinabukasan, habang abala si Sung Ho na namimigay ng ayuda, dumating ang mga tauhan ni Kurute. Ipinasundo siya nito dahil sa nakita niyang galing sa espada at inalok na magtrabaho sa kanya, pero tumanggi si Sung Ho sa alok at ayaw na niyang maglingkod pa.
Pinaalala sa kanya ni Kurute ang paggamit niya ng espada noon sa sariling pinaglilingkodang hari na ikinainsulta nito, ngunit binantaan siyang pagginamit ang espada nito sa kanya ay mapapahamak ang Joseon. Nang magising naman si Taeyeok, wala doon ang ama matapos itong umalis ng maaga, dumating doon si Lady Hwasean upang sunduin siya. Dinala ito sa bahay ng ministro para sa alok na aampunin siya at ibibigay nila ang gamot para sa kanyang ama. Pumayag ang bata at tuwang-tuwa na sa wakas malulunasan na ang ama. Pag-alis nila, nakasalubong nila sa daan si Sungho na may napansin sa damit ng bata. Sa mga oras na iyon, pinuntahan ni Taeyeok ang dating kakilala matapos siyang maglaho noon. Kinumusta sa kanya ang bata na siguradong malaki na, pero bigla itong nawala. Pagbalik niya sa tinutuluyan, wala pa din doon ang anak. Nalaman ni Taeyul na sinundo ito ng babaeng nangangasiwa sa kalakalan ng Nayon. Pag-uwi din nila Lady Hwasean, naabutan nilang nang gugulo sa kanilang tanggapan ang mga tauhan ni Kurute. Pinatigil nila itong, ngunit napalaban sila sa isa sa mga tauhan at pareho sila ng kasamahang hindi kinaya ang Barbaro. Sinubukan namang tumulong ni Taeyeok sa kanila na ikinagalit lang ng Barbaro. Bago pa ito makalapit, dumating doon si Taeyul at hinihingi ang kapatawaran ng ginawa ng bata. Ngunit papatawarin lang daw ito kung luluhod siya. Ginawa ni Taeyul ang kondisyon upang wala ng gulo, subalit ang pinuno nila napansin na marunong siyang humawak ng espada na ikinagulat ng anak. Naglaban ang dalawa gamit lamang ang tungkod niya, habang espada naman sa kalaban, pero hindi ito umubra sa husay ni Taeyul. Bubunot pa sana ng espada ang mga kasamahan nito, pero naramdaman nilang hindi nila kakayanin, kaya tumigil na ang mga ito habang nanunood din pala sa malapit si Sungho. Naalala niya ang nakaraan na matapos ang laban nila noon, pinigilan siya ng hari, pinili ng hari na isuko ang sarili sa kanila at pinilas ang kanyang kasuotan para ibigay kay Taeyul sa kasumuko. Agara namang itinakas ni Taeyul ang anak ng hari na ngayon ay ito na si Taeyeok. Matapos malaman ng bata ang katotohanan sa kanyang tunay na pagkatao na isa itong prinsesa, pinili niya pa din si Taeyul na kanyang ama at nakahandang gawin ang lahat para gumaling ang mata niya. Hindi sumang-ayon si Taeyul sa binabalak nitong magpaampon sa isang mayaman para lang makakita siya, pero nagdesisyon na si Taeyeok dahil gusto niya ding guminhawa ang buhay kahit hindi prinsesa na ang totoo, gagawin niya ito para sa ama. Sa sikretong pagpupulong ng mga opisyal, kaya pala sila kumukuha ng maaampon upang gawing pamalit kung sakaling ipag-utos ng hari na gawing pambayad ng Qing ang kanilang mga anak. Nang malaman nito ni Sungho na nakikinig sa labas, ikinagalit nito na puro pansarili na lang ang iniisip ng mga ministro. Naalala niya noon na tama pala ang desisyon ng hari at nagsisisi na ngayon na sumali siya sa rebelyon. Kinabukasan, maagang sinundo si Taeyeok ng mga tauhan ng ministro na ikinalungkot na hindi nakita ang ama dahil hindi ito sang-ayon sa desisyon niya. Samantala, sumulat ang ministro sa hari para sa mungkahing ipapatay ang sugo ng Qing, pero nalaman ito ni Kurute. Pero mas interesado siya sa tao na tumalo sa mga tauhan. Habang pauwi na sana si Taeyul sa bundok, bigla siyang sinalakay ng padala ni Kurute na mga asasin upang tapusin ito, nagawang mapigilan niya ang tangka sa kanyang buhay kung saan nakatago pala sa tungkod niya ang lumang espada at agarang bumalik na nag-alala sa anak. Sa tahanan ni Ministro Lee, habang inihanda na nila ang paglikas sa tunay na anak, sinalakay sila ng mga Barbaro. Nahuli ang dalawang bata at si Taeyeok ang nakasuot ng magandang damit, kaya malakas ang loob ng ministro nang uunahin ang tapusin ng bata na kilala ito ng tauhan ni Kurute na anak nung nakalaban nila. Dumating din si Sungho na inakala ng ministro na tutulungan sila, pero dahil sa pagiging makasarili niya, hinayaan siya ni Sungho na makuha ang anak. Sinalakay naman ng mga tauhan ni Kurute ang tanggapan ng kalakalan upang hanapin doon si Taeyul. Bago pa matuluyan si Lady Hwasean, dumating siya doon at hinarap sa laban ng Barbaro. Doon na niya ito tinuluyan at hinanap ang anak, ngunit pagdating nila sa bahay ng ministro, wala na silang naabutan. Humingi ng tawad si Lady Hwasean dahil sa pagkakaalam niya aampunin lang ito ng Ministro Lee. Nagulat si Taeyul nang marinig ang pangalan ng nagpasimuno ng pag-aaklas noon sa hari at balak itong hanapin mag-isa. Nagtungo siya sa sentro ng Nayon para maghanap ng makakapagturo sa anak. Natagpuan niya doon ang mga ngalakal ng alipin at inalam ang kinaroroonan ng pinagdalahan ng kanilang mga bihag. Matapos siyang makakuha ng impormasyon, pinatay niya din ito at agarang pinuntahan ang nasabing lugar, ngunit hindi niya nakita doon ang anak sa mga bihag. Nakita din siya ng isa sa bantay na inakalang isa lang siyang simpleng tao,
Tinapos ito ni Tiyul maging ang lahat ng mga kasamahan niya at pinalaya ang mga bihag nila na wala talaga ang anak. Sa mga oras na iyon, kinumbinsi ni Ministro Lee ang Royal Guards na tulungan siyang iligtas ang anak. Tumanggi sila dahil sa kautusang pinapaiwas sila sa anumang direktang pakikipaglaban sa Qing, pero nag-alok ang ministro ng gantimpala kung tutulungan siya ngayon. Kasalukuyan na ngayong bihag ang dalawang bata na balak nilang isama sa pag-uwi. Natatakot ang sugo ng emperador na baka maging problema ito sa kanila, pero si Kurute ang masusunod at pinaghanda na ang mga tauhan para sa pag-uwi bukas. Kinabukasan, sinalakay ng Royal Guards ang tinutuluyan ng sugo ng Qing. Nakaharap nila ang mga kawal ng mga ito, ngunit nang susugod na sila may dala palang baril ang mga kawal ng Qing dahilan ng ikinamatay ng lahat ng Royal Guards. Nagmamakaawa na ang ministro sa Barbaro na ibalik ang kanyang anak. Sakto ding dumating si Tiyul na hinahanap ang anak. Nakaharap niya sa laban ang mga Barbaro at ipinakita ang galing niya sa pakikipaglaban. Sumugod din ang mga kawal nang marinig ang labanan, pero nagawang makaiwas ni Tiyul sa mga baril nila at napatay ang lahat. Nang matapos na may nagsidatingan pa ng mga mamamatay tao ng Qing, wala nang pagpipilian si Tiyul kundi labanan ang mga ito kahit nanlalabo na ang paningin niya. Dahil sa sobrang dami nila, talagang nahirapan siya sa mga ito nang sabay-sabay na umaatake at nakaramdam na ng panghihina sa panlalabo ng mata. Tumakas na din ang tauhan ni Kurute na hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tuluyan na ding napatay lahat ni Tiyul ang mga kalaban, at lumapit si Ministro Lee na nagmamakaawang humihingi ng tulong na iligtas ang anak, pero sinisisi siya ni Tiyul sa nangyayari ngayon dahil sa ginawa niya noong pag-aaklas sa hari. Nang paalis na din si Tiyul, lalo nang nanlabo ang paningin nito, hanggang sa nawala ng malay na ang iniisip pa din ay ang anak. Sa kulungan, inaalagaan ni Tiyok ang anak ng ministro habang pinapanood ito ni Sung Ho, na alam na ang tunay na pagkatao ng bata. Naalala naman ni Kurute ang nakaraan na ang batang sinanay nila na parang halimaw kung pumatay ay natakasan sila. Dumating ang kanyang tauhan na takot sa ginawang pagpaslang sa mga kasamahan nito. Dahil sa pagtakas niya, pinatay siya ni Kurute. Sa kabilang banda, naalala din ni Sung Ho ang bata noon na iniligtas ng hari, kung saan ito na ngayon si Tiyul na isa palang lahi ng Qing. Kalaunan, nang magising si Tiyul, nilunasan na ang mga mata niya. Bago ito makaalis, binalaan siya ni Lady Huasian na maaari pa din itong matuluyang mabulag, pero baliwala lang ito kay Tiyul dahil ang mahalaga sa kanya mailigtas ang anak. Pinag-iisipan naman ni Sung Ho kung kanino siya papanig dahil pinagbabantaan ito ni Kurute sa kinabukasan ng Joseon. Nagpunta din si Tiyul sa kaibigan para sa gagamiting espada at agad na nagtungo sa daungan upang iligtas ang anak. Nang makarating ito sa lugar, inabangan na siya doon ni Sung Ho, pinapatigil siya nito na ang layunin ay pigilan ang nasyon sa pagkasira. Ngunit ang itinuturing lang na nasyon ni Tiyul ay ang bata, doon na nagkaharap ulit sa laban ang dalawa kagaya noon, habang nanunood sa kanila si Kurute na hangang-hanga sa angkin nilang husay. Sa patuloy na paglalaban, sa pandinig na lang umaasa si Tiyul, hanggang sa nagawang matalo sa laban ang katunggali, na ang ibig sabihin ay magaling pa din ito. Dahil din sa pagkatalo ni Sung Ho, tinuluyan ito ni Kurute at pinasunod si Tiyul. May inihanda pala ang Barbaro na pagtutuusan nila na kung mananalo siya, mababawi niya ang anak, habang dumating din doon si Lady Huasian. Nagkatapat ang dalawang estremador sa matinding labanan, kung saan napakagaling pala ni Kurute dahilan ng magkaroon ng mga tama si Tiyul na talagang iniinda niya, nang makita niya ang anak na tila ginawang alipin doon na ito nagkaroon ng lakas para magpatuloy sa laban. Itinali niya ang espada sa kamay upang hindi mabitawan, saka ipinagpatuloy ang tunggalian ng dalawa, at ngayon nagawa ng makasugat ni Tiyul sa Barbarian. Sinadya niya ding mapunta malapit sa anak, saka pinatay ang babae ni Kurute upang mailigtas si Tiyok, na ikinagulat ng lahat. Galit na galit si Kurute sa ginawa nito at gustong makabawi kay Tiyul, pero di na siya makalapit sa anak nito. Nagawa niya ding masugitan ng marami si Kurute hanggang sa tuluyang mapatay. Gusto pa sanang makialam ng mga tauhan ng Barbarian, pero pinigilan na sila ng sugo. Nang lalapitin na ni Tiyul ang anak doon, na lalong nawala ang paningin niya hanggang sa tuluyang mabulag. Ipinakita ang nakaraan na natalo ni Tiyul ang hari sa isang tunggalian noon, dahilan ng ginawa siyang estremador ng hari bilang kanyang bodyguard. Sa kasalukuyan, pababa na ng bundok ang mag-ama matapos silang bumalik. Pumapayag na ngayon si Tiyok na masilayan ng anak ang mundo na hindi na niya magagawa pa. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood.
Hanggang sa muli. Paalam!